So yun na nga mga kabubog, magandang araw, ano? Magbablog na naman tayo at sa araw na ito ay paano magkamada ng mabilis ng buti ng gin, ano? Kasi mga kabubog, kung halimbawa nabentahan kayo ng ganito, halimbawa itong hinakot namin 4,000 piraso, eh paano natin ito ikakamada ng mabilis? Kasi kung halimbawa ang ating tagakamada ay mabagal, ano, at patulog-tulog o patago-tago o maraming kwan, ano, matagal bago matapos ng 4,000 piraso ito. Kaya ngayon ipapakita natin ang technique kung paano mabilis na may kamada, ano. So panoorin nyo mga kabubog. So yun nga mga kabubog, ano, kailangan ay pagka hinakot natin na kwan na nakasapo, huwag na natin ibubuhos, ano? Kasi pagka ibinuhos natin sa baba ay kukuhan pa tayo mga kabubog, dadamputin pa natin, kakabulin pa natin isa-isa. Kaya ito ang ginawa natin, palibasa ay medyo mataas, gumawa na tayo ng pinakapatungan na ganito para mabilis. So direkto na sa sapo. So sa ganitong sako mga kabubog, pagka ganyan, so ulitin natin, ha. Pagka ganyan, magsimula tayo dito sa kabila. Tingnan natin yung guhit ng sako, no? Magsimula tayo dito. Pagka sako kasi ng pitch ay ito sa kabila. Pito sa kabila, anim sa kabila. Ganyan lang, ano. Para mapanood pati ito ng hinakutan natin, ano. Kasi yung hinakutan natin mga kabubog, baguhang jack shop, ano. Tapos babae pa. Hindi siya marunong magkamada, ano. Ginawa natin ay binili na lang natin ng mas mura, ano. Kaya lang kasi hindi kasi pwedeng ganun ang gawin natin mga kabubog, ano. Kasi may abala din, ano. Kailangan kasi mga kabubog, ang iyong kamador, kung halimbawa ito ay kwan, isang malaking tiyang shop, ay kaya magkamada ng hanggang 500 sako maghapon, ano. Higit pa sa 500 sako, ano, mga kabubog, kasi kung halimbawa inarawan mo ng 500 isang araw, lalabas na 10 piso sa isang sako. Binabayad mo sa kanya, ano, yung 500 sako. Kaya dapat pas ito. Kasi nga mga kabubog, bigla na lang may nagbebenta ng mga ganito, biglang nagbenta 4,000 piraso. So hindi dapat maubos ang ating oras sa isang customer lamang, ano. Tapos pagka ganyan, medyo mataas na, pwede na natin ibaba, ano, sa kapantay natin. Kasi pagka ibinuhos pa natin sa lupa, mga kabubog, ay kung saan-saan pa natin dadampitin. Thank you.
hours. So yun nga mga kabubuga, no? At inabot na nga ng gabi, natapos na rin nga natin ito, ano? Ang ating 4,000 pinamiling bote. Kaya mga kabubuga, ano naman ang diskarte kung halimbawa ang napakarami ng bilog, ano? At natsyempohan nyo, hindi pa nakakamada. Ngayon mga kabubog kami, para mapabilis, ang ginawa namin dito ay nagbilang kami ng 100, ano? At tinimbang namin yung 100 piraso at 22 kilo yung 100 piraso. So pumapatak na ang isa ay 2.2 kilo. Ang isang buti ng gin. Kaya ang ginawa namin, sa halip na bilangin namin isa-isa, at magtagal pa kami, ay kinilo na lang namin. Kada 22 ay 100. Kaya mabilis naming naikarga at mabilis naming naiwi. Kasi kung bibilangin pa namin isa-isa, talagang ubos ang oras mga kabubog, ano? Kaya kinakailangan harali natin mabuti. Paano natin mabibilang ng mabilis o paano natin mabibili ng mabilis itong ganito kapag binintahan tayo ng bigla ang marami. Tulad nga nito, 4,000 to mga kabubog. So kinilo na lang natin, ano? 22 kada 100. Kaya mabilis nating naiwi, ano? At diskarte rin kung paano ikakamada. Kasi nga, kung ano mo, kukuha ka ng kamador tapos hindi naman marunong, kung kaya mabagal magkamada, ay talaga namang baka abutin ng 2 araw, ano, pagkakamada. Baka hindi pa tapos. So tayo, nakuha lang natin yan ng 2-3 oras, yung 4,000. So mabilis lang, ano, mga kabubog, basta inaral natin mabuti. So yun lang muna, ano, maraming salamat. Hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. At mag-comment na rin, ano, pakilike na rin, at click the notification bell, ano. So maraming salamat. Ito muli ang istorya ng hinamang magbuti sa Laguna, inyong kabubog LL.